Hi guys, welcome back to this channel. Nasa day 6 na tayo ng What's On My Mind. Still we are on lockdown. Hindi pa natin alam kung ma-extend ba to. May mga part na naka-GCQ. Sa lugar namin naka-ECQ pa din. Yun nga ang daming nangyayari. Ang daming mga kung saan pag-lockdown, pag nasa bahay ka lang kasi, diba? Parang ang dami mong pwedeng isipin. Ang dami mong mas madami kang time para makapag-isip sa maraming mga bagay. So this time, naisip ko lang that mindsetting is important para sa panahong ito. Kung ano yung nasa isipan natin, yun yung malaking punto para maka-apekto sa pananaw natin sa buhay. So this time, let's talk about mindsetting. Well, yun nga, gaano ba kahalaga ang mindsetting? Kagaya nga ng panahon ngayon, napakadami nating oras para sa sarili natin at napakadami nating time para makapag-isip. So naandyan yung kung ano ng mga issue na yung nakikita natin, napapakilaman natin kahit wala na sa lugar o kaya naman hindi naman para maka-apekto talaga sa atin. Ngayon pag-usapan natin kung ano ba yung mindsetting at gaano kahalaga yung mindsetting. Sabi dito, mind is a flexible mirror. Adjust it to see a better world. So ibig sabihin ng utak natin, what you can put on your mind, yun yung nagre-reflect. Yun yung kung paano mo tinitingnan ang mundo, kung paano mo tinitingnan ang maraming mga bagay. Ibig sabihin, sabi nga, pwede tayong reklamo eh. Pwede tayong magalit, pwede tayong mainis sa maraming mga bagay. Kasi sa sitwasyon na meron tayo, sa panggigipit na nararamdaman natin, or sa mga unfair na decision na maaaring pumapaloob sa atin. Pero tatandaan natin guys na kung ano man ang nilalagay natin sa isipan natin ay malaki ang nagiging epekto sa pagkilos natin, sa nararamdaman natin at sa sitwasyon na meron tayo. Once your mindset changes, everything on the outside will change along with it. So pag unang-una binago natin yung pananaw natin sa ating mga sarili, ang mangyayari, magbabago din yung mga nakapaligid sa atin. Tatandaan nyo guys, walang may gusto ng bagay na ito. Hindi gusto ng sino man na nandito tayo sa sitwasyon na ito. Oo, ang dami ng mga bagay na dapat nangyari pero hindi nangyayari at mga bagay na mangyayari pero hindi mangyayari just because of this situation. So tatandaan nyo na ang utak natin mahalaga. So what you ever put in your mind, that will reflect sa kung ano yung magiging pananaw mo sa maraming mga nakapaligid sa'yo. Think positive kasi magiging positive din yung pagharap natin sa problemang ito. So marami tayong mga disappointments. Titingnan lang natin, like for example, pwede natin tignan na ang tagal pa. Buruin mo. Ilang days pa bago ma-lift yung ban na ito, pag naging GCQ na, ganun pa rin naman, restricted pa din. Ganun pa rin yung araw, ganun pa rin yung panahon, ilang mga SAP pa yung hindi may bibigay sa atin, whatsoever. Pwede natin isipin na maraming mga bagay, pero tatandaan natin, baguhin natin yung pananaw natin. Imbis na, kunwari kung 10 days pa, 10 days na lang. Diba? At 10 days na lang yon. Kung nasa bahay lang tayo, wala tayong ginagawa. Nasa bahay tayo, marami tayong magagawa. So tatandaan natin, kung ano ang laman ng isipan natin, yun yung nagmamanifest sa kung paano natin kinakaharap ang maraming mga bagay. If you change the way you look at things, the things you look at change. Kung paano natin tinitingnan ang isang bagay, ganoon siyang nagmamanifest sa atin. Kaya kung ang negatibong bagay ay positibo natin tinitikman, nagbabago ang negatibong bagay na yun na nakadepende sa pag-iisip natin, na nakadepende sa pangunawa natin. After all, magre-reflect tayo ano ang mga maaaring nangyari. Maaaring puro negatibo kasi nagsimula sa negatibong bagay ang mga pangyayaring ito. Pero ang tanong, anong positibong nangyari sa'yo?
anong mga positibong nangyari sa atin, yun yung bilangin natin. Matuto tayo magpasalamat sa mga nangyayari sa atin na sa kabila ng ganitong mga nangyayari, buhay pa rin tayo, na andito pa rin tayo. Always remember, mind setting, kung anong nasa isipan natin, yan ang magmamanifest. Yun ang magiging reflection natin. So that's it guys. So maraming salamat sa pagtuto. Kung hindi nyo pa napapanood yung ilang mga version ng What's On My Mind, na andyan lang yan. Isasuggest ko yung iba pang mga days ng What's On My Mind. So I hope na kahit pa paano ay nakakatulong ako kung paano yung mga suggestions ko or yung mga thinking ko sa atin. So, yun lang guys. So, thank you for watching. That's all for today's vlog. I hope na maging safe tayong lahat. Be safe, follow the rules. God bless everyone.